Good morning! Today is the day dahil 1 month na nasa mission si Daddy Panda and today ang kanyang pagdating. So, pagising ko, inumpisahan ko yung paglilinis at pag-aayos ng higaan. So, sabi nga nila, mas maganda ang araw mo pag uumpisahan mo sa paglilinis at pag-aayos ng higaan. Ayan, so, inayos ko muna yan habang nasa mood ang baby panda. Ayan, so, next ko naman na nilinis is yung kanyang mga laruan na nakakalat. Kasi natatapakan ko sobrang, yung iba kasi medyo sharp pag natapakan. So, masakit sa paa. Ayan, so, pinapanood niya ako habang nililinis ko. Medyo grumpy na siya dyan kasi bakit ko daw nililigpit yung laruan niya. So, hinayaan ko muna siya dun sa kwarto. And yan, inumpisahan ko na sa kusina yung nirequest niyang dinner. So, medyo marami siyang nirequest. So, inumpisahan ko sa pag-slice ng mga vegetables kasi igigisa ko to mamaya. Kasi gusto niya yung maraming gulay pag kumain siya. So, prepare ko muna yung mga yan. And itong bawang na to, gagamitin ko sa paggisa ng gulay at sa garlic fried rice na isa din sa kanyang mga request. So, after ko dito sa vegetables, next naman, ay ito pa pala, request niya din. One of his favorite is tong asparagus. So, tinanggal ko lang yung medyo lantang part and yung hard part. And ang gagawin ko dito sa asparagus ay ibibake ko siya. Yan. So, favorite niya yan kainin together with the steak. Ayan. So, ulit na siya. So, naglagay lang ako ng salt. And, ayan, ilalatag ko dyan lahat yung asparagus. And then, titimplahan ko lang siya ng konting salt and black pepper. And yan, inaayos-ayos ko lang ng ganyan. And then, lalagyan ko siya ng olive oil. Tapos, ready for baking na siya. So, ibibake ko lang siya hanggang sa lumambot. Ayan. So, yeah, mas masarap siya pag olive oil. Pero kung wala namang olive oil, pwede naman ng regular oil. Wala namang problema doon. So, next kong prepare is yung waffle. So, yung flour, egg, and milk. And then, minix ko lang in baking powder. Tapos, sinet aside ko na para mamaya ko lutuin. So, ito, hindi niya to request. Pero, idadagdag ko sa dish kasi gusto ko siya. So, ang tawag dyan sa gagawin ko is caprese salad. So, gamit ko is cherry tomatoes. Naglagay din ako ng konting feta cheese, mozzarella, and vinaigrette. Ayan. Tapos, ilalagay ko sa ref. Ayan. Tinikman ko pa yung cheese kung anong lasa. Charot! So, ayan. Minix-mix ko dyan. And then, nilagay ko sa ref. And then, pinalamig ko siya. So, nag-umpisa na ako dito sa part na to na mag-saute ng, ayan. Lutuin ko na yung mga gulay. So, inuna ko yung gulay. And after nung gulay, sinunod ko naman is yung garlic fried rice. Ayan, so nakikita niyo palagi kong gamit is yung olive oil kasi favorite niya. Mas gusto niyang ginagamit ko is olive oil kaysa yung regular oil. Like, madalas ko kasi ginagamit is yung canola oil kasi mas mura siya. Pero gusto niya talaga, ginagamit ko talaga is olive oil dapat. So, yan. So, ito na yung garlic fried rice na request niya. So, tinimplahan ko lang din yan ng salt and pepper. And ito na yung binabad ko, minarinate ko ng overnight. Yung T-bone steak na kanyang request, niluto ko sa 10-in-1 multi-cooker. So, grilled ko lang dyan. Like Korean barbecue style. And then finishing ko is yung sesame oil para maglasa siyang Korean barbecue. And then, charan! Dinner is ready! So, kainan na! Ayan, so kain tayo. Saluhan nyo kami. Bye guys!